So ayan, so ngayon magwi-withdraw na tayo ng ating kinita sa Midjobs. Yung una natin gagawin, ikakopy natin yung BTC address dito sa Midjobs natin. So punta muna tayo dito sa settings. Ayan, tapos kung makikita nyo itong payment, click nyo yung payment. Ayan, nakalagay dito BTC address. Itong BTC address na to, makukuha nyo yan sa coins.ph nyo. So punta tayo sa coins.ph. Ayan, meron ditong PHP tsaka BTC. Click natin itong BTC, tapos receive, then show my BTC address. Ito na yung pinaka BTC address nyo. Unique lang to, kada coins.ph. Click nyo lang itong copy or share para ma-paste natin sa Midjobs. Copy wallet address. Then, balik na tayo dun sa Midjobs natin. Ayan. Dito sa BTC address, paste natin siya. Tapos, save. Click natin yung save. Then, kapag na-paste nyo na dito, hihingan kayo ng verification code. I-email sa inyo yung verification code para dun sa PTC address. Ayan. So, punta tayo sa email natin. Ayan, ito yung code nya for 8772. Input nyo lang dito yung code for 8772. Tapos click nyo yung confirm. Ayan, so nasave na yung BTC address nyo sa Midjobs nyo. Kada withdrawal, automatic, andyan na yung BTC address nyo. Then, punta naman tayo sa withdrawal na. Ayan. Ayan. Makikita nyo dito sa pinaka-home nya, yung withdrawal. Click natin tong withdrawal. Ay, withdraw. Tapos, ayan. Click natin via coins.ph kasi yun yung gamit natin pang withdraw. Pero kung may payer account kayo, pwede rin naman. Ito. Yung makikita nyo dito sa account, ito yung BTC address nyo. Ito yung sinave natin kanina sa settings. Automatic mapupunta siya dyan kapag nag-save na kayo. Pero kung wala pa, ipipaste nyo lang dito yung sa coins.ph nyo. Tapos, lagay natin dito yung amount na i-withdraw nyo. So, input ko 12,462.45. Yan. Pwedeng naka US dollar yan or PHP. Depende sa settings nyo. Then yung pin nyo, ito yung pin nung nag-register kayo, yung unang-una registration sa Midjobs. Ito yung pin. Then click natin yung withdraw. Yan. Tatanungin kayo kung are you sure you want to withdraw 12,462.45. So, nakalagay dyan yung account nyo. Double check nyo lang kung tama yung BTC address nyo. Kasi pag mali yan, i-re-return nyo sa inyo yung bayad. Next withdrawal na ulit kayo. Monday tsaka Thursday lang yung payout natin. So, click natin yung confirm. Yan. Pag kinilik natin yung confirm, may security code dito. Sabi naman dito, ayan, yung security code, verification code, i-email siya sa email address nyo. Dapat within 60 minutes ma-encode nyo to. So, punta tayo dun sa email address. Natin yung security code. Ayan. Ito yung security code, 29894. Input lang natin dito sa security code, 29894.
29894. Tapos, pag na-input nyo na yung security code, click nyo yung confirm. Ayan. Ayan. After ng confirm, sasabihin na niya dito, payout has been proceed successfully. Manual payout of yung amount nyo has been requested. Tapos, antayin nyo na lang mag-email sa inyo na na-process na, or i-check nyo dun sa coins.ph nyo. Mga after an hour, receiving na siya. So, ayan. After an hour, makikita nyo dyan sa coins.ph nyo yung status ng winidraw nyo. Dito sa BTC, sa baba ng amount dyan, dito sa banda dito, makikita nyo dyan, receiving MBTC, kung ilan yung amount nyo. O kaya, check nyo sa history. And dito sa BTC wallet natin, ang pag i-receive pa lang ni coins.ph, ang nakalagay dyan, pending for confirmation, tapos yung amount ng BTC. So, ibig sabihin, hindi pa na kukonfirm ni coins.ph yung pinadala ni Midjobs. Antay lang tayo minsan, matagal, depende sa dami na nag-withdraw. So, after na ma-receive na ni coins.ph, ang magiging status na niya, receive money from external account, payment successful. Tapos yung amount niya dito. Ibig sabihin, okay na yung transaction from Midjobs to coins.ph. Makikita na natin yun sa BTC wallet natin. So, kung makikita nyo, meron ako dyan 16,625. Naging 16,000 yan kasi meron pa ako dyan na natira. Yung winidraw ko kanina is 12,000. May natira pa ako dyan, tsaka may iba pang pumasok sa akin from external. Baka magtaka kayo, bakit naging 16,000 yan? Yun yun. Then, kung nasa BTC na yan, pwede nyo na siyang i-convert sa PHP para ma-encash nyo na yung pera na pinaghirapan nyo. So, pag-convert natin sa PHP, click lang natin tong convert. Tapos, select natin yung BTC. You will receive as PHP. Then, lagay natin dito yung amount na i-convert nyo. Pwede nyo siyang ilahat or pwede rin naman mag-iwan lang kayo para pang trade nyo sa Bitcoin. Para kung tumaas yung Bitcoin, tataas yung pera nyo. Pero kung bumagsak yung Bitcoin, mawawala din yung pera nyo or mababawasan yan. Depende sa status ng trading ng Bitcoin. So ako, winidraw ko lahat yan. Then, slide to convert natin yan. Ayan. Sa ngayon, yung status ni coins.ph, disable daw yung conversion from BTC to PHP. Nag-email ako sa kanila, sabi nila under maintenance daw. So, antay-antay lang tayo kung okay na. Pero kung walang maintenance ang coins.ph, once na ma-slide to convert nyo to, automatic pupunta na yan sa PHP wallet nyo. So, ito yung PHP wallet. And kapag nasa PHP wallet nyo na yan, pwede nyo na siyang i-cash out. Or, kung ayaw nyo naman i-cash out, pwede nyo pang-load. Kikita pa kayo ng 10% pag nag-load kayo. Or, pwede rin pang bayad ng bills, mga Meralco bills. Pero kung magka-cash out kayo, click lang natin tong cash out. Tapos, yung mga partner niya pag-cash out, which is LBC, Palawan, M. Newillier. Tapos, bank. Ayan. Ito yung mga list of bank. Check nyo lang yung banko nyo dito. Then, click nyo dun kung banko yung gagamitin nyo. Or yung iba pang remittance center, tsaka pwede rin sa SM to eh. Kung saan nyo gusto. Ayan. Then, kapag na-cash out nyo na dun, may fees yun. Kumari sa Palawan kayo, may additional na bayad dun. Siyempre, yun yung kita nila. Tapos, once nahawakan nyo na yung pera nyo, yun na yun. Yun na yung pinaghirapan nyo sa panonood ng Midjobs. Kaya, magpasalamat tayo kay Midjobs through the help of coins.ph. At siya nga pala, huwag nyo kalimutang mag-like at subscribe dito sa channel ko kasi, para ma-follow nyo yung mga iba ko pang tutorial, paano kumita ng pera nang nasa bahay ka lang, nang walang ginagawa at nagsiselfone ka lang.
Bye-bye!